Ayan. Ito, late siya nagtanong. Ano daw ang safety ng Glock? Oo nga naman. Hindi kasi tinanong mas baga. So, ilan ang safety ng Glock? 70. Ilan ang safety nito? Ilan ang Glock? Ilan ang safety ng Glock? Isa. Asan yun? Ayan, sa trigger lang. Sa trigger lang ang safety ng Glock. Kumbaga, asan sa trigger? Ito mismo, di ba yung trigger? Yung maliit lang dito sa may trigger na nakaangat. So, ito yung safety niya lang. So, means to say, yan, ito siya. So, pagka hindi natin hinila, una, itong maliit, maliit na to dito sa trigger, hindi puputok yan. Pero pagka pinasok natin yung trigger finger natin dito, at hihilahin natin, talagang natural, puputok talaga yan. So, in short, wala siya, kumbaga, drop safety lang siya. Drop safety lang. So, when we say drop safety, yung kahit na-loaded yung barrel, tapos nalaglag, ganyan, yan puputok. Diba? So, yan yung drop safety na sinasabi. Unlike other firearm, walang drop safety. Kung bakit natin walang, nasabi walang drop safety? Kasi pag nalaglag, nalaglag, tapos tumama, walang puputok. Kasi at least may protection siya. Diba? Pero yung iba, walang protection yan. So, pag nalaglag to, tumama yung hammer sa sahig o maski anong matigas, puputok. So, yan yung drop safety na sinasabi. Kasi drop safety, yung pwede malaglag yung barrel na hindi puputok. So, ito, drop safety lang siya. Pero pagka in-intention mo talagang iputok to, so long as hindi lang mo yung trigger, puputok talaga yan. Diba? So, may susay, drop safety lang to. Yan. So, pagka puputok talaga tayo, hihilahin talaga natin yung trigger. Ito yung maliit lang dito sa may gitna ng trigger. Yan lang. Yan lang safety niya. So, may susay, pagka hihilahin natin itong trigger na hindi nahihila, yung maliit, yan, hindi natin yung mahihila. Kailangan mahila muna yung maliit sa may trigger. Ito. Diba? Yan. Now, we also have one pala. We have one difference with Glock 17 and lang to sure kung may S-lock ba ito. Parang wala. Wala. Walang S-lock to. Walang S-lock yung 45. Yung Glock 17 meron. When you say S-lock kasi, ito yung parang half clutch sa sasakyan, kumbaga. So, kumbaga, pag kinasamo, pinutok mo, yan. Antay, hanapin mo lang yung, pakiramdaman mo lang yung S-lock. So, when you say, yung pinakamaliit, ay yung pinakamahigit na distance from here, na i-release mo siya, tapos makakarinig ka ng tick sound. So pag narinig mo yung tick sound, means to say, pwede mo nang itigil doon yung pag-pull mo ng trigger, loaded na yun. Tapos from that, kung konting distance lang yung pag-hila mo ng trigger, puputok pa rin yan. Unlike yung pull na i-release mo yung trigger, di ba? Ganyan. Tapos full release mo yung trigger. Napakalayo ng nilakbay ng trigger mo. So yun yung S-lock na sinasabi. Pag sa firing, pwede nyong maramdaman either pag puputok kayo. Pwede nyong hanapin yung S-lock. Anyways, your firing will be take your time firing. So, hindi siya pabilisan. Hindi quick draw. So, pwede nyo rin pakiramdaman yung S-lock na sinasabi ko. Yung pagka nakakasa, puputok kayo. Tapos, konti release lang yung trigger. I-release nyo lang konti lang. Huwag yung full na release. Ganun. Kumbaga, parang half clutch lang sa sasakyan. Sa sasakyan, di ba, pagka-cambio kayo? Yes, sir. Pagka-cambio kayo, full clutch. Tapos pagka-panty nyo na, half clutch, di ba? Yung medyo maramdaman yun yung kalat. Yung biting point na sinasabi. Same is the way your firearm. Parang biting point. Yun yung S-lock. Yung pwede kahit hindi nyo fully release yung clutch, ay yung trigger, malapit lang. Yung mag-distant na magpuputokan nyo. Mas mabilis kayo. Mas mabilis yung maputok. Yung parin, I mean. That's all.